Tumayo po ang lahat. Ako'y kaawaan o mahal kong Diyos, sang-ayon sa iyong kagandahang loob. Mga sala ko'y iyong linisin, ayon din sa pag-ibig mo sa akin. Buksan aking puso't isipan, pagsalansan ko'y aking kinikilala. Patawarin niyaring kasalanan. Ako'y kaawaan o mahal kong Diyos, sang-ayon sa iyong kagandahang loob. Mga sala ko'y iyong linisin, ayon din sa pag-ibig mo sa akin. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Heso Kristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumain niyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo ay maging marapat na gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya'y sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ikaw ay nagmamagandang loob na sa iyong pagpapala kami mapuspos. Kaya't ihanda mo kaming kamtin ang iyong alindog sa langit, pakundangan sa pagbabagong sa luma naming ugali, ipinalit sa pamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Daniel. Noong mga araw na yon, ang mga tao ay nagkaisang parusahan ng kamatayan si Susana. Dahil dito, malakas at umiiyak na sinabi ni Susana, Diyos na walang hanggan, nalalaman mo po ang lahat ng lihim at nakikita ang lahat ng bagay bago pa mangyari. Alam mo pong walang katotohanan ang ibinibintang nila sa akin. Hindi ko ginagawa kailanman ang ipinararatang nila sa akin. Bakit ako kailangang mamatay? Dininig ng Diyos ang kanyang dalangin. Nang si Susana ay dinadala na sa pagpapatayan sa kanya, isang binata nagngangalang Daniel ang malakas na tumutol. Ayokong mapabilang sa magbububon ng dugo ng babaeng ito, sabi niya. Tinanong siya ng mga tao, ano ang ibig mong sabihin, binata? Lumapit sa unahan ng binata at nagpatuloy ng pagsasalita. Mga Israelita, hangal ba kayo at hinatulan ninyo ang babaeng ito nang di muna sinisiyasat at maingat na sinasaliksik ang katotohanan? Kailangang ulitin ang paglilitis
Walang katotohanan ang katibayang inilahad ng dalawang iyan. Nagdudumaling bumalik ang mga tao. Sinabi ng mga pinuno, Daniel, yamang binigyan ka ng Diyos ng karunungan, gaya ng sa isang matanda. Halika at sumama ka sa amin sa paghatol sa usaping ito. Pagkatapos nagsalita si Daniel, paglayuin ninyo ang dalawang hukom at magkahiwalay ko silang sisiyasatin. Nang mapaglayo na sila, tinawag ni Daniel ang isa at sinabi, matandang walang pinagkatandaan. Inilantad ka na ng maraming kasalanang ginawa mo. Hindi makatarungan ang mga hatol na iginagawad mo. Pinarurusahan mo ang walang kasalanan at pinalalaya ang talagang nagkasala. Di ba sinabi ng Diyos, huwag ninyong parurusahan ng kamatayan ang walang sala. Kung talagang nakita mo ang ipinararatang mo sa babaeng ito, sabihin mo sa amin, sa ilalim ng anong puno sila nagtatalik ng matutok ninyo. Sumagot siya, sa ilalim ng punong hati. Sinabi ni Daniel, ah, gayon, buhay mo ang kapalit ng iyong sagot. Pagkat ibinigay na ng Diyos sa kanyang anghel ang parusa mo at hahatiin ka sa dalawa. Iniliyo siya roon at pinatawag ang kanyang kasama. Paglapit nito, sinabi ni Daniel, ikaw naman, anak ni Kanaan, hindi ka tunay na Hudyo. Binihag ng alindog ng babae ang iyong isip at inalipin ang kahalayan ng iyong puso. Alam na namin ngayon ang ginagawa mo sa kababaihan ng Israel. Tinatakot mo sila para pagbigyan ang iyong kahalayan. Subalit narito ang isang babae ng Huda na hindi natakot sa iyong kaimbihan. Sabihin mo, sa ilalim ng anong puno ninyo nakita ang inyong pinagbibintangan? At sumagot ang matanda, sa ilalim ng punong putol. Agayon, pakli naman ni Daniel, buhay mo ang katumbas ng kasinungalingang ito, pagkat naghihintay na ang anghel ng Diyos upang putulin ka sa pamamagitan ng tabak. Dahil dito, nagsigawan sa tuwa ang lahat ng nakasaksi at nagpuri sila sa Diyos sapagkat inililigtas niya ang mga nagtitiwala sa Kanya. Binalingan nila ang dalawang hukom matapos patunayan ni Daniel na sila'y nagsisinungaling at nanumpa ng di totoo. Hinatulan silang mamatay. Ayon sa kautusan ni Moises, ang nagparatang ng di totoo ay siyang lalapatan ng parusang nakatakda sa kasalanang ipinaratang niya. Naligtas nga sa kamatayan ng isang taong walang kasalanan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Kahit sa daang madilim, Panginoon ko'y kapiling. Kahit sa daang madilim, Panginoon ko'y kapiling. Panginoon, aking pastol, hindi ako magkukulang. Ako'y pinahihimlay sa mainam na pastulan at inaakay niya ako sa tahimik na batisan. Binibigyan niya ako niyong bagong kalakasan. Kahit sa daang madilim, Panginoon ko'y kapiling. At sangayon sa pangako na kanyang binitiwan. Sa matuwid na landasi, doon ako inaakay. Kahit na ang daang iyo'y tumatahak sa kanimlan, hindi ako matatakot pagkat ika'y kaagapay. Ang tungkod mo at pamalo, ang gabay ko at sanggalang.
Kahit sa daang madilim, Panginoon ko'y kapiling. Sa harapan ng lingkod mo, ikaw ay may handang dulang. Ito'y iyong ginagawang nakikita ng kaaway. Nalulugod ka sa akin na ulo ko ay langisan, at pati na ang kalis ko ay iyong pinaaapaw. Kahit sa daang madilim, Panginoon ko'y kapiling. Tunay na ang pag-ibig mo at ang iyong kabutihan. Sa akin tataglayin habang ako'y nabubuhay. Doon ako sa templo mo, lalagi at mananahan. Kahit sa daang madilim, Panginoon ko'y kapiling. Tumayo po ang lahat. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Hesukristo. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Hesukristo. Sinabi ng poong mahal, di ko nais na mamatay ang mga makasalanan. Nagbabagong kalooban upang sila ay mamuhay. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Hesukristo. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Nung panahong iyon, si Jesus ay pumunta sa bundok ng mga olibo. Kinaumagahay, nagbalik siya sa templo. Lumapit sa kanya ang lahat, kaya't umupo siya at sila'y tinuruan. Nooy dinala sa kanya ng mga eskriba at ng mga pariseyo ang isang babaeng nahuli sa pakikiapid. Pinatayo ito sa harapan nila at sinabi kay Jesus, "Guro, ang babaeng ito'y nahuli sa pakikiapid. Ayon sa kautusan ni Moises, dapat batuhin hanggang sa mamatay ang mga gaya niya. Ano ang masasabi mo?" Itinanong nila ito upang subukin siya nang may maisumbong sila laban sa kanya. Ngunit yumuko si Jesus at sumulat sa lupa sa pamagitan ng daliri. Ayaw nilang tigilan nang katatanong si Jesus, kaya't sila'y tiningnan niya at sinabi ang ganito, "Sino man sa inyo na walang kasalanan ang siyang maunang bumato sa kanya?" At muli siyang yumuko at sumulat sa lupa. Nang marinig nila ito, sila'y isa-isang umalis, simula sa pinakamatanda. Walang naiwan kundi si Jesus at ang babaeng naroon pa rin sa harapan niya. Tiningnan siya ni Jesus at tinanong, "Nasaan sila? Wala bang nagparusa sa iyo?" "Wala po, Ginoo," sagot ng babae. Sinabi ni Jesus, "Hindi rin kita parurusahan. Humayo ka at huwag nang magkasala." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsipo muna po ang lahat. Sino man sa inyo na walang kasalanan ang siyang maunang bumato sa kanya. Mga kapatid, tayo ngayon ay Lunes, sa 5th linggo ng Kwaresma, at sa ating mga pagbasa, narinig natin ang panghuhusga ng mga tao sa kapwa. Sa unang pagbasa, dahil sa kasamaan ng puso
ng dalawang mga opisyal na nagnasa kay Susana. At dahil hindi bumigay si Susana sa kanilang kahalayan at masamang balak, inakusahan nila si Susana ng gawa-gawang kasalanan, na ito ay nangangalunya. Pero sabi nga ng ating salmo, mga kapatid, kahit ikaw pa may naglalakad sa kadiliman, huwag kang matakot kasi ang Diyos ay kasakasama mo. Hindi natakot si Susana kasi alam niya na hindi totoo ang mga sinasabi ng mga opisyal kahit gaano pa sila ka maimpluwensya at nirespeto ng mga tao. Alam niya na sa tama siya, mga kapatid. Alam niya na ang Panginoon ay kasakasama niya, mga kapatid. Maraming mga pangyayaring ganyan sa ngayon, mga kapatid, lalong-lalo na sa social media na ang bilis na kumalat. Merong isang pangyayari sa US, mga kapatid, kung saan ang isang babae, binugbog niya ang kanyang sarili. Nag-post sa Facebook nung picture niya na puno ng bugbog at inakusahan niya ang tatlong lalaki na nag-rape daw sa kanya, mga kapatid. Ang trauma na naranasan nung mga lalaki na inosente, ang kanilang kahihiyan sa kanilang pamilya, mga kapatid, ng kanilang anak, ang harassment na kanilang naranasan, no? Sulatan man ang labas ng inyong bahay ng rapist, mga kapatid. Dahil inakusahan sila nung babae, no? Sa ating ebanghelyo, mga kapatid, isang makasalanang babae ang dinala ng mga Pariseo at Eskriba kay Jesus sa kanilang pagnanais na magkamali ang ating mahal na poon. It was a selfish act, mga kapatid, para i-frame up nila ang ating mahal na poon, gaya ng naranasan ni Susana. Ang mahal na poon ang gusto nilang itrap, gusto nilang mahusgahan, at hindi actually yung babaeng makasalanan, mga kapatid. Pero imbis na mahusgahan nila ang mahal na poon, ito ay isang naging napakagandang pagkakataon para ipakita, iparamdam ng ating mahal na poon ang awa at habag ng Panginoong Diyos Ama. Ang Panginoong Diyos ay may awa sa mga makasalanan kahit gaano pa kabigat ang iyong nagawang pagkakamali. Mahal ka ng ating Panginoong Diyos. Mahal ka ng ating mahal na poong Jesus Nazareno. Sa batas ng mga Hudyo, mga kapatid, may tatlong mga mabibigat na kasalanan na pinaparusahan ng kamatayan. Ang pagsamba sa Diyos-Diyosan, ang pagpatay, at ang pangangalunya, mga kapatid. Sabi sa batas ng mga Hudyo, sa batas ni Moises, ang isang babaeng may asawa kapag ito ay mahuling nakikiapid, nangangalunya, siya ay dapat patayin kahit nga na nakatalaga pa lang siyang ipakasal, mga kapatid. Kapag meron siyang ibang lalaki, para sa mga Hudyo, ito ay pangangalunya na. At kapag napatunayang totoo, kamatayan ang ihahatol sa kanya. Kamatayan sa pamagitan ng pagbato sa kanya. Ngunit, mga kapatid, para sa mga Romano na siyang sumakop sa Israel sa panahon na yon, ang pagpatay ay labag sa batas. Bawal po pumatay ng isang tao unless ang pumatay ang gobyerno na hatulan ng korte ng kamatayan ang isang tao. So iniisip ng mga Pariseo at Eskriba, mga kapatid,
Nakapagtotoong tapat ang ating mahal na puon sa utos ni Moises. Sasabihin niyang batuhin ang babae at siya ay magkakasala sa batas ng mga Romano. At kapag sabihin naman niyang huwag patayin, lalabag naman siya sa utos na sinusunod ng mga Hudyo. Ngunit mga kapatid, napakatalino talaga ng ating mahal na puon at ibinalik niya sa kanila ang kanilang mga masasamang mga intensyon. Ang sino man sa inyo ang walang kasalanan ang unang bumato sa babaeng ito. Sino ba ang walang kasalanan, mga kapatid? Kaya sa kanilang galit at kahihiyan, isa-isang umalis, iniwan ang ating mahal na puon at ang babae. Ang awa at habag ng ating mahal na puong Jesus Nazareno para sa ating mga makasalanan. Pero kahit pa man na hindi niya hinuhusgahan ang taong makasalanan, mga kapatid, ang ating mahal na puon, kinukondinan niya ang kasalanan. Kaya ano ang kanyang naging paanyaya sa babae? Huwag ka nang magkakasala ulit. Ang ating Panginoong Diyos, mga kapatid, ay sobrang maawain at mahabagin na kahit gaano pa tayo kamakasalanan, hindi niya tayo hinuhusgahan. Hindi niya pinagkakait sa atin ang awa ng Diyos, ang kapatawaran ng Panginoong Diyos Ama para sa atin. Ang ating mahal na puon ang nagkatawang taong awa at habag ng Diyos at ninanais niya na tayo rin, na tayo ay maging daluya ng awa at habag ng Diyos para sa ating mga kapatid na hindi man lang makatingin sa langit dahil sa kanilang pag-iisip na sila ay sobrang makasalanan. Nais niya na ating maranasan ang awa at habag ng Panginoong Diyos Ama, na ating marinig kung gaano niya tayo kamahal kahit pa na tayo ay sobrang makasalanan. Ang panahon ng Kwaresma, mga kapatid, ay isang napakagandang pagkakataon para ating maranasan ang awa at habag ng ating Panginoong Diyos sa pamagitan ng sakramento ng pagbabalik-loob. Ating nararanasan ang pagmamahal ng Diyos para sa atin na kahit gaano pa tayo kamakasalanan, hindi tayo hinuhusgahan ng ating Panginoong Diyos. Bagkos tayo ay binigyan ng pagkakataon na magbagong buhay, na tumalikod sa ating mga kasalanan at mamuhay ng tapat sa Kanyang mga utos sa atin. Ipagdasal natin, mga kapatid, sa pagpatuloy natin sa ating banal na misa, na harinawa ang bawat isa sa atin ay maranasan ang pagmamahal ng Diyos sa pamagitan ng Kanyang kapatawaran para sa atin, nang tayo din ay maging larawan ng kapatawaran ng Diyos para sa iba. Harinawa. Minamahal kong mga kapatid, naalaala natin ang pagkahabag ni Jesus sa babaeng nakikiapid. Tumawag tayo sa Kanya sa ating panalangin, nakatitiyak na tayo rin ay Kanyang kahahabagan. Sa bawat panalangin ating itutugon, Panginoon, nagtitiwala kami sa iyo. Panginoon, nagtitiwala kami sa iyo. Ang mga napalayo sa Diyos dahil sa kasalanan naway makaranas ng mapagmahal na habag ng tagapagligtas. Manalangin tayo.
Panginoon, nagtitiwala kami sa iyo. Atin nawang iwasan ang paghatol sa iba at sa halip ay tingnan ang ating sariling buhay sa mata ng Diyos. Manalangin tayo. Panginoon, nagtitiwala kami sa iyo. Ang mga may mabibigat na pasaning dala ng kahirapan at alalahanin, naway maunawaan na hindi sila iniiwan ng Diyos. Manalangin tayo. Panginoon, nagtitiwala kami sa iyo. Ang mga nagdurusa dahil sa maling hatol, naway patatagin ng Panginoon. Manalangin tayo. Panginoon, nagtitiwala kami sa iyo. Sa katahimikan ng ating mga puso, dalhin natin sa ating mahal na Poong Jesus Nazareno ang ating mga personal na kahilingan at ang mga panalangin ng mga kapatid nating humihingi ng pagdadasal sa atin. Manalangin tayo. Panginoon, nagtitiwala kami sa iyo. Ama naming nasa langit, tulungan mo kaming maging mapagpatawad sa mga taong hindi maganda ang pagkikitungo sa amin. Idinadalangin namin ito sa pamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Magsiupo po ang lahat. Sa pagsunod sa utos mo, nalulugod akong labis. Di masukat ang galak ko, pagkat aking iniibig. Sa'yo, Ama, aming handog ang tinapay at alak na ito, handog ng iyong bayang sumasamot, humihingi ng patawad mo. Tumayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, kaming gaganap sa banal na paghahain ay buong galak nawang makaharap na may kadalisayang angkin upang ang bunga ng aming pagtitiis ay maipamalas namin sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumairin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Sa pagpapakasakit ng giliw mong anak, ang sangkatauhay minarapat mong magpahayag ng iyong dakilang pag-ibig sa lahat na pawang nais mong tubusin ng Mesiyas. Sa harap ng iyong kadakilaan, kapusang dila naming magsaysay sa pag-ibig na makapangyarihang sa krus ay itinanghal. Sa krus si pinasyang patawarin ang mga tao. Sa krus nagtagumpay ang ipinakong Kristo. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Lumuhod po ang lahat.
Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Tumayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Berheng Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol ni San Juan Bautista at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin.
At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Lumuhod po ang lahat. Mga kapatid, ang ating mahal na Poong Hesus Nazareno, ang Kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan, mapalad tayong inaanyayahan sa Kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, ang tamang paraan ng pagtanggap ay kaliwang kamay sa ibabaw ng kanang kamay. At sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Papagal akin.
napapagalak lagi, ginhawain bigat ng inyong pasanin ay aking pagkagaanin. Halina, kaibigan, lumapit sa akin. Announcement. Ang lahat po ay inaanyayahan sa ating ikalimang Lenten Recollection sa darating na araw ng bukas, Martes, March 28, 2023, sa ganap na ikapito ng gabi dito po sa ating simbahan. Ang ating pong tagapagsalita ay si Reverend Father Rufino C. Sescon Jr., ang ating pong rector at parish priest. Maraming salamat po. Patuloy pa rin pong pinapaalalahanan ng lahat na huwag maging kampante sa banta ng COVID-19. Bagkus, dapat nating ipagpatuloy ang tamang pagsunod sa minimum public health standards tulad ng pagsusuot ng tamang face mask. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Menor ng Itim na Nazareno. Tumayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming pinapakinabang mo sa piging ng iyong pagpapala ay pamaligiin nawa nitong walang hilig na masama at sa gayoy maliksi naming masundan ang yapak ng halimbawa ni Hesukristo ang aming tagapamagitan kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumairin. Mahal na poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang mga imahen at dasalan. Sa pamagitan ng bendisyon na ito, naway maalaala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang ating pagdiriwang. Humayo kayong taglay ang kapayapaan ng poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo
kalikasan, Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati ka namin.